Light from the Word, our daily study of the Scripture and our time. Magandang araw po. Tayo po ay nasa Job chapter 12. Basahin ko muna ang ilang talata, mula 7 hanggang 16. Ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa inggiyo. Sa kanila ay magtanong at ikaw ay matututo. Subukin mo sa natanungin mga bagay na nilalang, at iyong matatarok ang kanilang kalaman. Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay, nalalasahan ng dila ang mga pagkain, naulinig ng tainga ang salitang dumarating. Ang mga may edad na'y may taglay na kaalaman, makapangyarihan ang Diyos bukod pa sa karunungan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan, at bukod sa karunungan mayroon pang kakayahan. Walang nakabubuo sa anumang wasakin niya, walang nakapagpapalaya ng sinumang ikulong niya. Kapag di niya pinaulan, matutuyo ang lupain. Kapag ulay ibinuhos, ay baha ang dumarating. Kapangyarihan na sa kanya, kaya siya'y matagumpay. Lolokohin manlolokoy na sa kanyang mga kamay. Kalaman ng mga hari ay kanyang naalis, pati na ang mga hukom, nasisira niya ang isip. Ito ay pagsagot naman ni Job sa mga pagtudiksa ni Sopar sa kanya. Na kumbaga ang sabi sa kanya ay napakarunong mo pala Job eh. So, sarcastically, sinagot niya ang tanong ni Sopar at sinabi niya hindi naman siya naiiba sa kanila at maski siya ay nasa kalagayan ng paghihirap, ay alam niya ang bagay tungkol sa Diyos. Nga lang, kung dati ine-emphasize niya yung kanyang kabutihan, kapangyarihan para manlikha, mayroong konting baling sa kanyang kapangyarihan mangwasak. Ito ay nakikita sa verse 13 hanggang sa dulo ng verse 25. Sa verse 25 ay sinabi nga, sa dilim sila'y nangangapa sa paglakad naliligaw. Animo ay mga lasing, sa daan ay sumusuray. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ng Diyos na gumawa, may kapangyarihan siyang sumira. At alam niya ito. Yun nga ang problema ni Job dahil alam niya na siya ay walang kasalanang natatandaan para mangyari ang mga kawalan, kamatayan na na-experience niya sa buhay niya. Pero dumating ang mga bagay na sumira pati yung kanyang katawan. Sabi nga sa verse 10, the life of every living thing is in his hand, as well as the breath of all mankind. Sabi rin niya sa verse 13, wisdom and strength belong to God. Counsel and understanding are his. So, ibig sabihin na napaka comprehensive ang scope ng pagkaalam ni Job tungkol sa Diyos. Pero yun ay hindi nagbibigay sa kanya ng comfort dahil yung kanyang mga kaibigan ay tumutuliksa sa kanya na sinasabi siya hindi matuwid kaya nagkakaroon ng mga kalamidad sa kanya. At as if na siya ay magnanakaw at hindi secure ang kanyang nilalakaran. So yun ang dapat nating tandaan na maski marami tayong alam sa Diyos, sa Biblia, hindi natin alam kung paano nangyayari yun sa kasaysayan o paano na-apply sa ating buhay. Pero dapat, kasi kung nabasa na natin ang buong Job, nabasa na rin natin ang buhay ni Jesus at kung anong ginawa niya para sa atin, kung ano man ang mangyayari sa atin, mabuti ba o masama sa ating paningin, ito ay para sa atin dahil kay Jesucristo ating Panginoon. Dapat tayong magtiwala sa Kanya dahil hawak niya lahat. Walang nangyayari sa daigdig na hindi niya hawak. Hindi siya nagkakasala, pero
ang mga bagay nito ay kontrolado niya. May darating na panahon na yung mga yayabang at makapangyarihan ay kanyang titirisin, sisirain. Sabi nga niya dito, "He leads counselor away barefoot and make judges go mad. He released the bonds put on by kings and fasten a belt around their waist. He lead priests away barefoot and overthrows established leaders. He deprive trusted advisors of speech and take away the elders, their good judgment. He pours out contempt on nobles and disarm the strong. He reveals mystery from the darkness and bring deepest darkness into the light." So, hawak ng Diyos ang mga bagay na ito. At dahil kay Kristo, alam natin ito ay para sa atin. Ang kapangyarihan na ito ay ginamit niya. Alam natin na kuminsan na itinatago niya ang kanyang kapangyarihan, mas lalo nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ngayon ay alam natin bakit ganon. Ito'y para tayo itubusin ang ating mga kasalanan, sirain ang kapangyarihan ng Diablo sa ating buhay, sirain ang kapangyarihan ng kasalanan, sirain eventually ang kapangyarihan ng kamatayan. Sana po ay makatulong ito sa inyo. Please subscribe and share. Thank you.